sa mga balitang mayroong pag-asa. Adventist School Teachers sa Cavite Mission nagtipon bilang pag-aanda sa darating na pasukan o pagbabalik eskwela. Nasa 400 mga kabataan mula sa probinsya ng Laguna masayang nakisangkot sa area-wide evangelistic camp. 4 na distrito ng mga Adventista sa isla ng Burias nagsama-sama para sa kanilang taunang Federation Fellowship. Grupo ng mga Adventista sa Golden Acres Subdivision, Las Piñas City, formal nang inorganisa bilang isang Adventist Worship Company. Adventist Church leaders mula sa mga sitio sa San Jose, Occidental Mindoro, masigasig na nakibahagi sa missionary training. Pag-aaral ng Salita ng Diyos at Vacation Bible School, 5 na isinagawa sa Lutukan Seventh-day Adventist Church. Northeast Luzon Mission Area 7 Sports Fest, masayang biyaya sa buhay ng mga Adventistang kabataan at kanilang cared friends. Medical and Dental Mission, paglilingkod na inihatid ng Palawan Adventist Academy alumni sa Barangay Takras, Nara, Palawan. Lahat ng yan ihatid mula sa tanggapan ng North Philippine Union Conference. Ito ang Hope Today, NPUC News. Masayang pagbati sa inyong lahat. Narito kami muli upang maghatid ng balita at mga pinakabagong update sa paglilingkod ng mga Seventh-day Adventists sa teritoryo ng North Philippine Union Conference sa Luzon. Tinipon ng Cavite Mission Education Department ang mga guro na nagsisipagturo sa lahat ng Adventist schools sa teritoryo nito. Sa suporta at mahalagang prinsipyong ibinahagi ng education leaders mula sa nasabing mission at North Philippine Union Conference, ang mga butihing guro ay nahihanda sa muling pagbubukas ng panibagong school year. Ang balitang may pag-asa, iati ni Patrick Vista. Bilang paghahanda sa paparating na balik eskwela, ang mga guro ng Cavite Mission ay nagtipon para sa Opening Meeting and Professional Growth Seminar. Sa paunguna ni Ma'am Wilma Reyes, ang Cavite Mission Education Superintendent, dito sa Emmy Ramona Garden Hotel, Tagaytay City. Ang Cavite Mission Education Department ay nagsagawa ng 2-day professional growth seminar at opening meeting na dinaluhan ng mga Cavite Mission Directors at mga piniling key speakers na naghatid ng mga leksyon at mga activities para sa mga teachers upang maihanda sila sa nalalapit na panibagong school year sa mga Adventist schools dito sa Cavite. Yung katulad ng ganitong seminar, mas makatulong to sa amin para malaman namin kung ano yung pwede namin gawin sa mga magiging estudyante namin. At saka, mas nagdadagdag kasi ng kaalaman sa amin to kung paano, kasi ito ay, ang seminar nito ay listening through God's ears. So about listening siya, very ano to, importante para mas kilala namin or mas alam namin kung ano yung gawin namin kapag kaharap na namin yung estudyante. Kapag ka kasi ang teachers natin, they know na they are serving the Lord, they are representing the Lord. How they deal with students, it affects, di ba? So kung ang teacher alam niya na ang presence ng Panginoon nandun sa classroom niya, siya ay representative ng Panginoon, ititreat niya ang mga bata as one like Christ. So yung pagmamahal, yung concern, yung understanding, yung patience, kahit sa mga parents, yun lagi yung maaalala nila. At yun naman ang na-appreciate ng mga bata, which dun sa mga survey na ginawa namin, lumabas na talaga na ang na-appreciate ng parents, loving, caring ang ating mga teachers. Para sa akin ay nare-refresh kami, lalo na maganda yung topic na aming napakinggan ngayon, yung kahalagahan ng pakikinig. At alam ko na mahalagang mahalaga talagang pakikinig para makapagaan tayo sa nararamdaman ng ating kapwa, lalo sa mga bata. Mahalagang kahit na bata yan ay mahalagang pakinggan natin sila. Alamin natin kung ano yung maitutulong natin sa kanila. Teaching is one of the most challenging profession. Kaya we're thinking of having a seminar that will prepare all our teachers for another challenge of the coming school year. Kaya po, this is our first time to hold a socio-emotional
learning and self-care for educators. Kaya po, we want to extend our gratefulness. We're so blessed for having our very supportive administrators sa pag-support nila sa mga ganitong gawain ng mga teachers. Cavite Mission, reach to teach! Hatid ang balitang may pag-asa mula dito sa Tagaytay City. Ako si Patrick Vista, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Masayang nagtipo ng mga kabataang Adventista kasama ng kanilang mga imbitadong kaibigan sa Laguna Wide Evangelistic Camp na idinaos sa Lipa Adventist Academy. Sa temang I Will Go With My Friends, ang mga aral at masasayang karanasan nila doon ay umakay sa kanila sa pagkilala kay Jesus ang kanilang tunay na kaibigan at tagapagligtas. Yan ang balitang may pag-asang hatid ni Shaina Bondad. Buong pwersa ng mga kabataan mula sa iba't ibang distrito ng Laguna ang kasalukuyang nagtitipon-tipon para sa isang evangelistic camp na may temang I Will Go With My Friends. Sila ay nahati sa 6 na grupo upang magkaroon ng oportunidad na makipagkilala at makipaghalubilo sa mga kabataan sa ibang mga distrito. Praise God naman, almost 400 delegates yung aming nagathered sa bunga ng panalangin. Anay sa ayos naman, and hopefully nag-enjoy yung mga kabataan. Marami silang natutunan sa mga breakout sessions, sa mga plenary sessions. Isa po sa pangunahing layunin ng atin pong e-camp, tipunin mga kabataang Seventh-day Adventists at kanilang dalhin ang kanilang mga kaibigan. Mula sa espesyal na presensya naman ng NPUC Youth Director Pastor David Morado, ay napakinggan ng delegasyon ang mensahe kung saan ay idiniin niya ang pagbuo ng relasyon sa Panginoon bilang ating pinakamatalik na kaibigan. Ito yun mga kabataan, ang the best friend na dapat ninyong lapitan ay ang ating Panginoon. Magpatuloy kayo na maging malapit ang relasyon sa Panginoon at magpakasigla sa gawain ng ating Panginoon. Nagkaroon din ng breakout sessions upang talakayin ang mga topikong napapanahon para sa mga kabataan. Paborito ko pong breakout session is yung tungkol po sa mental health. Nakakatulong din po siya sa akin para mas malabanan ko yung problema at masolusyonan. So, yung akin lang ko is, yung favorite breakout session ko po is yung sports clinic. Yun yung pinakamalaking impact sa akin na hindi lang sila basta kalaban, which is sila yung kalaro mo na bibigay din ng impact sa buhay. Sa hapon naman ay ang oras para sa mga palaro. Isa rin sa espesyal na bahagi ng programa ang Cultural Night kung saan ipinamalas ng bawat grupo ang kanika nilang talento. Ang naging experience ko po dito ay napakasaya dahil sa pagdating ko sa sports ay naisipan ko agad namin ng aming team na makipaglaro lang kami ng may saya at magkaroon kami ng pagkakaisa. Buong kagalakang ipinagdiwang ng bawat isa ang araw ng Sabat na may pasasalamat sa ating Panginoon bilang pagtatapos ng e-camp na ito. Alinsabay ay ang 7 kabataan na tumanggap sa ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng bautismo. Naging daan po yung mga kaibigan ko para matutunan ko ang salita ng Diyos. Ginamit sila ng Diyos upang mas malaman ko kung ano ba dapat ang aking gawin. Tatanggapin tayo ng Diyos kahit anong pagkakasala ang ginawa natin. Mula rito sa Lipa Adventist Academy, ito si Shaina Jessa Bondad, nag-uulat ng magandang balita para sa Hope Today, NPUC News. Masayang pagsasama at pagpupuri sa Diyos ang pinagpalang karanasan ng mga Adventistang magkakapatiran sa buong isla ng Burias, Masbate. Ito ay sa pagdaraos ng kanilang taunang Federation Fellowship na dinaluhan ng lahat ng Adventist churches mula sa 4 na distritong bumubuo sa naturang isla. Ang kanilang masayang pagtitipon, palitang may pag-asa ni Cookie John Refalio. Burias Island Federation Fellowship 2023, ito ang aking ulat. Init ng pananampalataya at masayang pagsama-sama ang ipinakita ng mga kapatiran sa Burias Island sa nagdaang Federation Fellowship na may temang I Will Go
back to the altar, be his faithful witness na isinagawa sa Pasig, Claveria, Masbate. Ang kalagan po ng Boreas Island Federation of Adventist Churches, ito kasi ay isang programa namin taon-taon dito sa Boreas. Ito ay isa sa mga best practices namin dito sa Boreas. Kasi ito po ay nagbibigay ng kas pananampalataya po sa aming mga kapatid. Kasi dito napapractice yung ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Kasi pag-uwi nila, bit-bit nila yung mga gandang aral na nakukuha po nila sa ating mga tagapagsalita. Larong sama-sama, nag-aral ng sama-sama, kumain ng magkakasama, nagtulungan at nagdiwang sa pagpapala na galing sa Panginoon, kasabay ng pag-aaral ng mga salita ni Jesus na ibinahagi ng mga tagapagsalita. Ang theme na I will go back to the altar and be his faithful witness, ang isa sa mga idiniin upang masariwa ng bawat kapatid na bago tayo pumanhik at maging mga disipulo at maging mga tagapagturo at saksi ng Panginoon, kailangan nating bumalik sa altar upang ang ating pananampalataya ay uminit at maging totoo ang ating paglilingkod. Naging mas malawak ang kanilang pagtanggap sa realidad ng buhay. Sa kabila ng pagsubok at tentasyon na kanilang naranasan, naging mas matibay at nagkaroon ng malapit na relasyon sa Panginoong Diyos. Ito po mga kapatid, bakit namin normal at regular namin ginagawa at isini-celebrate taon-taon, sapagkat para sa amin ito po ay napaka-importante para mas lalong mapatatag ang pananampalataya at pagkakaisa ng mga kapatid at mas lalo silang ma-re-energize sa mga bagong programa ng Iglesia. Ngayong federation na ito, muling napaalalahanan ng ating mga kapatid na magbalik loob sa ating Panginoon. Masama ang buong mga kapatid dito sa buong isla ng Boreas. Pagkat alam namin at alam nila na napakahalaga na magbalik loob sa Panginoon sa panahon ng ganitong mga kalagayan. Pagkatapos ng isang linggong pagpupulong, bunga ng pag-ibig at biyaya ng Banal na Espiritu, 35 na mga individual ang tumanggap sa Panginoon bilang kanilang personal na tagapagligtas. Bilang mga tinawagan na maging disipulo, pinili upang maglingkod at bumalik sa altar, ang bawat pamilya mula sa Southern Boreas at Northern Boreas ay handa ng maglingkod na may pag-ibig at katapatan. Dito sa Boreas Island, totoo ngang ang mga kapatiran ay napakainit sa pananampalataya. Sa isla ng Boreas, teritoryo ng Southern Luzon Mission, at may layuning makapagatid na mga balitang may dalang pag-asa, Cookie John Rapalio nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News. Formal nang inorganisa bilang ganap na Seventh-day Adventist Worship Company ang grupo ng mga Adventista sa Golden Acres Subdivision sa Las Piñas City. Ito ay matapos ang 13 taon bilang paglilingkod, pananambahan at paglago sa nasabing lugar. Si Don Gonzales ang may hatid ng balitang may pag-asa. Pagkilala sa Golden Acres Group of Believers bilang isang company, isinagawa noong nakaraang Sabado sa Golden Acres Subdivision, Talon 5, Las Piñas City. Ang araw ng Sabat ng mga kaanib ng Golden Acres Group of Believers ay mas naging espesyal dahil matapos ang 13 taong pagiging grupo ng mananampalataya, ngayon ay kinilala na ng Central Luzon Conference ang nasabing organisasyon bilang isang kumpanya. Nakita namin ng mga kapatid na God provides hanggang sa natapos ang building ng ating church dito sa Golden Acres. Ang nangasiwa sa nasabing pagkilala ay si Pastor Raylord Reyes, ang Associate Ministerial Secretary ng Central Luzon Conference. Layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Don Gonzales, nag-uulat para sa Hope Today NPUC News. Buong siglang sumilalim sa missionary training ang Adventist Church leaders mula sa MT Kids Zone o mga simbahang matatagpuan sa siyam na sitio sa San Jose, Occidental, Mindoro. Sa nasabing pagsasanay ay binaghagi sa kanila ang mga kaalaman at kasanayang magpapaunlad at magpapabuti panglalo sa kanilang mga paglilingkod. Alamin ang mahalagang aral na iyan sa balitang may pag-asa
ni Myra Jim Tanyedo. Di lang tugon sa lumalaking gawain ng ating Panginoon, isang missionary training ang isinagawa para sa mga leader ng iglesia mula sa Kidzone. Naginanap naman dito sa Sitio Mangga, Barangay Iling Proper, San Jose, Occidental, Mindoro. Ang training na ito ay tumagal ng 2 araw na nagsimula noong Biyernes hanggang Sabado. Naging mainit nga ang pagtanggap ng iglesia sa Isla ng Mangga, Seventh-day Adventist Church, sa mga kapatiran natin mula sa kabundukan. Nagagalak ako sa pagkakataon na nagkaroon ng missionary training dito sa aming iglesia sa Mangga. At ito po ay isang malaking pribilehiyo na ito'y magbigay sana ng patuloy na inspirasyon sa mga kabataan. Dinaluhan naman ito ng mahigit kumulang 50 kapatiran mula sa Iglesia ng Kanwaling, Mount Kidzone at Mangga. Itinalakay dito ang iba't ibang mga paksa patungkol sa discipleship, paggawa ng epektibong sermon at spiritual gifts. Masaya din ako na makarating dito at nispi ko rin na matututo ako at lalago ako sa seminar na ito at matagdagan yung aking kalaman na patuloy kong magamit ito bilang manggagawa ng Diyos sa aking lugar o sa kabundukan. Noong hapon naman ng Sabado, sa pangunguna ni Pastor Dan Calvin Fiecas, ang mga kapatiran ay nagkaroon ng pagsasagawa at pagsasanay sa kanilang mga natutunan bilang pagbabahagi ng mga sermon. Layuning magatid ng balitang mayroong pag-asa, Myra Jim Tanyedo nag-uulat para sa Hope Today and PUC News. 5 gabing pag-aaral ng Biblia o Spiritual Enrichment Fellowship ang matagumpay na isinagawa sa Lutukan Seventh-day Adventist Church sa Riaya, Quezon. Kasabay ng gawang ito, tuwing hapon ay idinaos din sa nasabing simbahan ang Vacation Bible School, paglilingkod at pagtuturo naman sa mga bata. Tungaya ng tagumpay at pagpapalang kanilang naranasan sa mga gawain iyan sa balitang may pag-asa ni Jana Romo. Sa 2nd pagkakataon, nagkaroon muli ng Spiritual Enrichment Fellowship dito sa Lutukan Church, Lutukan Highlander sa Riaya, Quezon. Ito ay sa panguna ni Brother Ephraim M. Villaruel na nakabase sa Jackson Heights SDA Church ng Greater New York Conference, kasabay ng Vacation Bible School ng mga bata, sa panguna naman ni Sister Angel Bibandor, Head ng Children's Ministry sa naturang lugar. Magkasabay na ginanap ang Spiritual Enrichment Fellowship at ang Vacation Bible School ng mga bata dito sa Lutukan. Ginaganap ang VBX sa hapon at sa gabi naman ang Crusade o Fellowship sa naturang lugar. Purihin ang Panginoon sa masaya, masigla at buhay na pag-aaral ng salita ng Diyos sa loob ng 5 gabi. Binabalik natin ang papuri, pagpapasalamat, kaluwalhatian sa Panginoon sa tagumpay na kanyang ibinigay sa atin. Sa isinagawang fellowship gabi-gabi ay tinalakay ang mga propesiya mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Tinalakay ang mga paksang gaya ng kapanganakan ni Kristo, buhay at kamatayan at ng pagkabuhay, ang bagong butil, mga buwan ng tagtuyot o summer months, significance of 1844, at ang 2nd pagparito ni Kristo. Layunin ng naturang krusada o fellowship na tumibay at lumalim ang relasyon sa Panginoong Jesus at ng kaalaman ng mabuting balita ang mga kapatiran at mga bagong binyagan. Sa dakong hapon ng Sabado ay magkasabay ang graduation ng VBX at pagbautismo ng 8 tao sa pangunguna ni Pastor Ali Jen Baldera. Samantala, ang Vacation Bible School ay naging makulay at tuwang-tuwa ang mga bata kasama ang mga magulang. Masayang tinanggap ng mga bata ang kanilang certificates matapos ang 5 araw ng pag-aaral. Ang graduation po ng Vacation Bible School ay naging matagumpay ngayong araw na ito. So kami po ay nagkaroon ng 2 set. Ang isa po ay sa Palasan Church at ang pangalawa po ay dito sa Lutukan Church. So bali may kabuuan po kaming 92 graduates sa aming Vacation Bible School. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Jana Romo, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.
Naging pagpapala ang ginanap na sports festival sa pisikal, sosyal at espiritual na buhay ng mga kabataan sa Area 7 ng Northeast Luzon Mission. Doon kasi ay mas lumalim ang kanilang samahan samantalang naglalaro at magkakasamang nag-aaral ng salita ng Diyos. Si Laymeline Lanuza ang maghatid ng balitang may pag-asa. Nag-alab nga ang pananampalataya, pakikisa at pakikipagkaibigan ng mga kabataan sa pamamagitan ng Sportfest 2023 ng Area 7 na may tema, Flame of Faith, Empowering the Youth to Share God's Love Through Sports. Bagamat maulan nga, ay patuloy ang mga kaganapan sa isang linggong sport fest ng apat na distrito ang Area 7, kabilang ang Northern, Central, Upper at Southern Nueva Vizcaya Districts. Samantala, pinangunahan ni Pastor Arniel Canopin ang bawat pagtitipon ng papuri sa pamamagitan ng mga mensaheng nakakapagpaalab ng pananampalataya ng mga delegado. Makatulong ang sport fest na sa amin para maging malakas, lalo na kung mag-isa pa. At naramdaman ko na may presensya ang Panginoon sa tabi ko lagi. Mababakas naman sa mga ngiti ng mga kalahok ang saya at determinasyong manalo hindi lang sa larangang pampalakasan kundi sa pakikipagkaisa at pakikipagkaibigan. Tunay nga na naging mas makahulugan ang nasabing pagtitipon sa limang tumanggap ng banal na bautismo. Ang layunin ng sports fest na ito ay upang mapanatiling matatag ang relasyon ng ating mga kabataan sa larangan ng sports at ganun din, hindi lamang ito para sa kanilang physical na aspeto ng kanilang buhay, kundi ito rin ay magdadala sa kanila sa isang mas malalim na relasyon sa ating Panginoon. Nakamit ng Area 7 ang kanilang layunin na siyang magpaalab ng pananampalataya sa pamamagitan ng Sportfest 2023. Layuning maghatid ng balitang may dalang pag-asa, Laymeline Lanuza para sa Hope Today and PUC News. Nagsagawa ng Medical and Dental Mission sa Barangay Takras, Nara, Palawan ang mga butihing alumni ng Palawan Adventist Academy. Di alintana ang pagbuhos ng ulan, sila ay nagbahay-bahay upang personal na ihatid sa mga residente ang kanilang libreng serbisyong medikal at dental. Ang kanilang masayang paglilingkod nasa balitang may pag-asang hatid ni Josamel Tadlas. Sa kabila ng masungit na panahon, patuloy po ang paglilingkod ng mga alumni ng Palawan Adventist Academy dito po sa Barangay Takras, Bayan ng Nara, Palawan, upang maihatid lamang ang serbisyo na kinakailangan ng ating po mga kababayan sa naturang lugar, lalo't igit ang serbisyong medikal. Mahigit kumulang 300 katao ang napaglingkuran sa community ng Barangay Takras, Nara, Palawan sa ginawang medical and dental mission ng mga alumni ng Palawan Adventist Academy. Sa tulong ng mga volunteers mula sa Adventist Hospital Palawan at Philippine Adventist Medical Aviation Services ay masaya ang bawat isang maihatid ang serbisyong medikal sa kanilang mga tahanan kahit paman ang nasa mga liblib na lugar. Ang layunin po natin ay mabisita ang mga senior citizen may mga sakit sa kanilang sarili-sariling bahay at mabigyan po sila ng mga regalo, gamot, ma-check up at madalangin. So, ito po ay pamamaraan ng pag-medical ministry ni Jesus Christ nung siya ay nandito pa sa mundo. So, kaya po ito ang ating layunin din para sa ating mga team. Isa sa mga hangarin ng grupo ay ang mapaglingkuran ang mga taong mas lubos na nangangailangan, lalong-lalo na ang mga nahihirapang lumabas sa kanilang mga tahanan upang magpatingin sa pinakamalapit na paggamutan. So, ang ating medical dental mission ay binubuo po ng 6 na grupo ng medical at 1 dental team. Lahat po yon ay mayroong team na naka-assign. Ang bawat isang team po ay mayroong doktor, mayroong nurse, at may mga team members. So, sila po ang namimigay ng mga gamot, nagkukonsulta, at nagbibigay panalangin sa ating mga pasyente. Ganun na lamang ang saya ng mga napaglingkurang kababayan at pasasalamat na din sa mga volunteers na nagsakripisyo upang makarating lamang sa kanilang kinaroroonan. Kami po nagpapasalamat sa medical mission nyo, sir, nga nakarating dito sa aming purok, nga kahit maulan, maputik, ay nandito pa rin kayo para matingnan yung mga kalagayan namin dito.
Kaya nagpapasalamat po kami ng marami sa inyo po, sir. Mula po dito sa Palawan Adventist Academy, hatid ang balitang may pag-asa. Ito po si Josamel para sa Hope Today in PUC News. Kay Jesus, meron tayong pag-asa, mapalad na pag-asa. Magpasalamat tayo sa Panginoong Jesus sa kanyang mga ginawa para sa atin. Maniwala at manampalataya upang magkaroon tayong lahat ng buhay na walang hanggan. Yan muna ang mga balitang aming hatid ngayon. Palaging tumutok sa Hope Channel Philippines para sa mga updates sa ating mga kapatid at kanilang mga paglilingkod sa buong Luzon ngayong taon. Tuloy-tuloy pa rin ang mga online programs and services dito sa Hope Channel North Philippines at sa lahat ng Adventist Facebook pages na naka-flash ngayon sa inyong screen. Laging subaybayan ang mga programang hatid ng Adventist World Radio sa buong Mega Manila. Pakinggan ang Morning Watch, Voice of Health at Tinig ng Pag-asa sa DWBL, sa DZXL, DZRJ at DZRH Lunes hanggang Linggo sa kanilang mga oras at himpilan. Mapapanood din ang mga teleradyo ng mga programang iyan sa Facebook pages ng AWR Luzon, North Philippine Union Conference, Central Luzon Conference, Adventist Medical Center Manila at pages ng nasabing radio stations. Sa aming mga kaibigang news contributor, tuloy-tuloy pa rin ang aming pagtanggap ng mga balitang nais ninyong maisama sa ating mga news episode. Ipadala ang mga ito via email sa news@hopechannel.ph o gamitin ang hashtag NPUCNews sa inyong mga social media post. Mula dito sa North Philippine Union Conference, sa ngalan ni Pastor Joel Sarmiento, ako po si DJ Kabalbal at ito ang Hope Today, NPUC News.